lupa, talay, bigas, buhay, magsasaka. Sapat pa nga ba ang lupain ng ating bayan upang masaka? Marami pa bang mga taong gustong magsaka, lalo na sa ating mga kabataan? May kinabukasan pa nga ba sa pagsasaka? Ayon sa pag-aaral ng International Rice Research Institute o IRI, ang Pilipinas ay kabilang sa top 10 rice producers sa buong mundo. Ngunit ayon din sa kanilang pag-aaral, ang Pilipinas din ay nangunguna sa mga bansang pinakamalakas kumonsumo ng bigas kada taon. Sa katunayan, ang Pilipinas ngayon ay nangunguna na din sa mga bansang may pinakamalaking importasyon ng bigas galing sa ibang bansa. Malawak pa ang lupain sa pagsasaka, ngunit malaki na ang kakulangan ng mga taong gustong magsaka. Yano Ries, ngagnanay diti Romasor, ngagtawon niti 59. Nagnanay diti Romasor nga makitaltalon diti lasod ti 15 years. Namayag nakmot nga taltalon pero awan ti unladan na ta kastimay na nakatirik. Talon nagtabas, nagkuliglig. Ngis lalo tata, rimiga ta amin ta nalubot italo na napaw. Ta ti magagapaw, agapudya ital traktor mat nga minan nga grotor han nga kuligligan. Ti kabuteng mat nagit ibagdo matatangga nagit analubo kaya't dagat ngumato ti tandandamay pero porsinto da. Karo ni Iwan tatanga porsinto ka 12% tataga kaya't na ka 18 tanalubot italon. Isa sa mga problemang hinaharap ng ating bansa ngayon sa larangan ng agrikultura ay ang paglawak ng agwat sa edad ng mga tumatandang magsasaka natin sa kasalukuyan at ang mga bagong henerasyon na gustong pumasok sa pagsasaka. Makita yung ito, dati tima taltalunag nga kwa lasod ka nagiti agdamat at tangatawin. Malaki na nga daw ang kakulangan ng mga taong magsaka. Kaya ang tanong ng maraming kababayan natin magsasaka, gaya ni mga Anyano, paano kaya nila lalabanan ang problemang ito? Sa paghahanap ko ng kasagutan, nagpunta ako sa Department of Agriculture at ang sunod kong tinungo ay ang Southern Cagayan Research Center sa IGIG. Dito, namangha ako sa mga nakadisplay na mga makinarya na ginamit ng ating mga magsasaka noong araw. Ang farm mechanization daw ay ang unti-unting pagtanggal o pagbawas ng manual labor gamit ang mga makina. Noong
Noong panahong yon, inabutan ko ang 49 farmers galing sa iba't ibang bayan dito sa Region 2. Sila ay mga napili upang magsanay sa mga bagong makinarya at teknolohiya na gagamitin sa pagsasaka. In preparation to harvesting, itong dalawa dito ay yung crop establishment na machineries, yung transplanter yung isa at saka yung precision palay seeder yung isa. Doon sa kabila naman ay yung harvesting, combine harvester. Then doon sa land preparation yung rotavator. Lahat po mga component ng mechanization. Ilang magpapagaan kundi ito ang nakakitaan kasi ng solusyon para mapababa ang cost of production natin per kilo ng palay. Talagang maraming kuan matitipid sa labor cost. Siyempre magpapakain pa yan kasi yung sa kung tao-tao sa isang hektarya ngayon umaabot ng 8,000 kung tao-tao. Pinaparenta ito mga nasa 6,500 lang per hektar, dalawang tao lang. So kakaunting papakainin, mas mura pa. At hindi pa masyadong ma-stress yung itatanim mo kasi hindi na kailangan ng cooling dun sa activity ng pagtatanim. Instead na nung hindi kadawian ko man sa'yo, nununang ko man ito, baka mesal niya, mesal domungar arad din, eh, nung makinari niya, within, baka tameso oras sir, no, talaga, malpas. Ito kasi, dalawa lang ang operator niya. Yung sa kung mano-mano magtatanim, abot ng 15 hanggang 20 na katao. Kulti may tulong na tayo nga nabuyak ako. Nang doon na tayo may isang river at pagbalinin na nga kuling-ling. Kama ti gobyerno. Dakila naman ay ti manalon. Dakila tulong mo't na nga talaga ti talaga nga gala na agad ti small provided farmers nga kapares namin. Ano Reyes nga agnanay ti Rumasor. Mamati ak amin iti kuha na tayo ti equipment na dito Mayat. At check na nagdakil ti may tulong na ako. Magtatakip silim na nang makauwi si Mang Anyano. Baon niya ang tila ba'y bagong pag-asa sa kanyang pagsasaka. Ako po si Ricky Inova. Magandang araw.